Okay, ngayon, dadasan tayo sa page 4, Overview of T4T Bible Studies. Okay, marami na tayong Bible Studies. Brief review kung saan, anong nagawa, saan pa, anong ating pag-aaralan pa. So sa ating T4T Bible Studies, meron tayong first group of Bible Studies for salvation, 4 Bible Studies. After that, meron tayong short-term discipleship, 10 topics, yung pinakakailangan ng bago mananampalataya para off to a good start. After that, yung mga bago mananampalataya, kailangan, hindi lang Bible study, kailangan maging church. So meron tayong lessons para yung OBS ay magiging church, magiging house church. So kung yan ang ating plano na yung OBS ay magiging house church, susunod na lang to, on these 3 Bible studies. Yung katangian ng church, lesson 15 ay nandyan. So kung anong nandyan, mabuti. Kung anong kulang sa OBS, dagdag sa function ng OBS para maging kompleto ang function ng church. Tapos, karaniwan, kulang ang Lord's Supper. So meron tayong special lesson para malaman ang mga bago mananampalataya anong Lord's Supper at gagawin. And then karaniwan, kulang ang giving. So meron tayong lesson tungkol sa giving para mag-start, para may function na ganun. So kung basta itaduro itong 3 lessons at isa sa gawa, kung gusto natin magkaroon ng house church, magkakaroon. The OBS will become a house church. Pero, hindi pinipilit kayo na magiging house church. Kung may mga house church na ganyan, fully functioning na, kung gusto yung pagsamasamahin, pwede pa rin. Pero may disadvantages na pinag-usapan natin last week. Kailangan may magaling na leader. So it will hinder multiplication. Kung gusto yung dalhin sa church, pwede pa rin, pero meron din difficulties sa ganun na pinag-aralan na. So yung 3 options, available pa rin. Kung house church ang option na pinili, nandyan ang mga lessons. So meron tayong 3 para OBS magiging church na. Kung church na o pag church na, pag fully functioning na, nandyan, hindi pa tapos. After that, kailangan meron tayong sistema for continued discipling of the new believers, teaching them to observe everything I've commanded you. So, hindi pa tapos. May gagawin pa. Yan ang ating long-term discipleship. Yan ating long-term discipleship. So, dito po sa page 4, meron konting description ng ating long-term discipleship. So, meron tayong lessons na darating. At pag-aaralan natin halos lahat ngayong araw. 4 lessons. 4 more. Pinag-aralan na natin ang 18. Pag-aaralan pa, 4 more lessons. Mabilis na daanan para handa na tayo for the long-term discipleship of our new believers. Ito ang konting summary ng mangyayari through the long-term discipleship. Dito po sa page 4. Through these lessons, ang makikita nyo sa column na yan mamaya. Through these lessons, each group member will, number 1, develop the discipline of hearing from God through daily Bible reading. Yan ang i-develop sa kanila. Sa mga bago, magkakaroon sila ng ugali every day, magbabasa sila ng Bible, at every day, maghahanap sila ng tinig ng Diyos ang kanyang pangungusap para sa kanila. Maganda pag meron tayong bagong miyembro na may ganong ugali. Every day, hearing from God. And then, ang sadya natin through the 3 lessons, number 2, is they will share with their group how they will apply what God is teaching them. So, makinig sila. May pang-uusap ng Diyos sa kanila. Ang pang-uusap na yan, mag-share sila sa grupo at mag-plano sila paano isa sa buhay. Malaking bagay kanilang gagawin. And then ang pangatlong sadya through these lessons, ang mangyayari sa buhay ng mga miyembro natin, number 3, is they will receive accountability from their group for actual application. So they will hear from God, share sila sa kanilang grupo, anong gagawin, tapos the next week, tatanungin sila ng grupo, ano, kumusta? Yung pag-away sa asawa, may progress ba? Yung pagmumura, may progress na ba? Yung pagsusugal, may progress na ba? Oo. Yung ibang kasalanan mo na ibinahagi mo noon, may progress na ba? So yan. Yan ang gagawin.
Ganun po ang ating long-term discipleship. Walang ibang agenda. Every week, magbabasa sila ng Bible, kagaya ng ginawa natin itong linggo nakalipas, Matthew 1 to 7, one chapter a day. Ganun baguhan, every day, a new chapter, every day, message from God. At their Bible study, share paano isa sa buhay. The next, paano isinubuhay. Ganun ang gagawin. Maganda po. Maganda. Yan ang ating long-term na gagawin. At asahan, lalago sila at lalago with magandang DNA. Magandang paraan. Hindi lang upo makinig sa sermon at uuwi. Yun. Sabi dito sa next paragraph, these are essential parts of long-term discipleship that every believer needs. Di po ba? Essential po ito. Every believer kailangan ang ganito. These are essential parts of long-term discipleship that every believer needs, but very few ever experience. Kakalungkot. Di po ba? This is essential. This is the church. Pag mangyayari, ang ganda. Pag wala, napakalaking kakulangan. The essentials are missing. Kaya kailangan eh. Kailangan. Buti na lang, sa ating mga bagong iglesia, gagawin. Mangyayari. Magbubunga. Maganda. So very few ever experienced this. This is tragic. But all of our new believers can experience this in our new churches. Mga kapatid, malaki ang ating pag-asa. Malaki. Yon po ang ating asahan through the long-term discipleship. So meron ilan lessons para turuan sila mag-develop ng ganitong ugali at gagawin sa mga bagong church natin. Unti-unti, ituturo sa kanila, unti-unti, gagawin nila hanggang kompleto na habang buhay. Gagawin na, gagawin na. So, tingnan natin, unti-unti, kung paano gagawin. Una, yung next lesson, lesson 18, not by bread alone, pinag-aralan natin last week. So, sa lesson 18, ang makikita nila, yung need, kailangan nila ang pang-araw-araw ng pababasa ng Bible. It's not by bread alone. Kailangan nilang salita ng Diyos. Pinag-aralan na natin yan. Tapos, magkakaroon sila ng taktang oras. Every day. Taktang oras. Yan ang mangyayari through this lesson. Simula sila sa ganun. At pipili sila ng kanilang favorite verse. Favorite verse. So, hindi pa dumating sa lahat na ito. Pero magandang pagsimula. So, through this lesson, yan ang mangyayari. They know the need. They set the taktang oras at maghahanap sila ng kanilang favorite verse. And then, ang next, lesson 19, na pag-aaralan natin mamaya, page 5 na po. Through lesson 19, tuturuan silang magsulat ng spiritual journal. So, mga bagay na ito, isusulat na nila. Magkakaroon ng ugali, spiritual journal. Ang isusulat nila, two main things. Number one, what is God showing them? Sa kanilang binasa, sa chapter na yan, sa araw na yan, anong ipinakita ng Diyos sa kanila? And then number three, paano isa sa buhay? Sulat nila. Kahit isang verse from the one chapter. Pwedeng higit pa, but at least one verse. Isang pangusap ng Diyos, isang gagawin para isa buhay. So sa lesson 19, ituturo sa kanila at gagawin natin mamaya. Ituturo sa ating mga group members ang ganong bagay. And then, in the next week, gagawin nila. So, turo na lang. Ayan ang assignment nila. Magbabasa, one chapter a day. Sulat nila. Pangusap ng Diyos, parang isa sa buhay. And then, in lesson 20, talatang isa sa buhay, gagawin na. So, through the lesson for that week, hahanapin nila paano isa sa buhay. And then, pagdating sa Bible study, lesson 20, sharing na.
So for the first time, mag-share na sila from the whole week. Ano ang pinaka, yung isang pinakamahalagang ipinakita ng Diyos sa kanila, at yung pinakamahalagang ipinakita, paano isa sa buhay. Yan ang sharing nila. That's the main, that's the new lesson of Lesson 20. Then next, sa Lesson 21, ang gagawin ay talatang isinubuhay, talatang isa sa buhay. So sa Lesson 20, nag-share sila ano ang talatang isa sa buhay. Pagdating sa 21, yung verse na yan, mag-share sila paano isinabuhay. So nag-sharing previously, susunod mag-sharing paano isinabuhay na. Tapos anong bago, ano ang isa sa buhay pa sa linggo na darating. Tapos, sa next lesson, Lesson 22, yan ang last guide, last natin. So, pareho lang ang gagawin. Anong talatang isinubuhay? Previous. Anong talatang isa sa buhay? Susunod. At yan ang last guide na ibibigay. That's my specific na assignment. Then after that is the Unli Bible Study. Yan ang ibibigay sa inyo next week. Through the Unli Bible Study, tuloy-tuloy, ganito ang gagawin. Talatang isinubuhay, talatang isa sa buhay. Parehong sistema, iba ang passage. Tuloy-tuloy through the whole Bible. At may laging may bagong pang-uusap sa kanila. Yun po ang ating long-term discipleship. Kaya it's sustainable, it's mura, it's easy to lead, and it's very, very powerful. Bilang resulta ng lahat na ito, magkakaroon tayo ng doers of the word. Bottom of page 5, magkakaroon tayo ng doers of the word. Hindi lang magbabasa, hindi lang magtuturo, hindi lang makikinig, hindi lang magdi-discuss, hindi lang magpa-participate, hindi lang mag-sharing. Isa sa buhay. It's all focused on obedience. It's all focused on being doers of the word. Pag ganun, maganda. Siya na ating sadya to our long-term discipleship.